Hey, what's up mga ka-asenso? This is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, magre-react tayo sa interview ko with Boss RDR. With that being said, let's proceed. So by the way, before tayo mag-proceed, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat ng mga nag-request kay Boss RDR na interviewin ako sa kanyang podcast and it is a privilege at sobrang grateful ako kasi dati pangarap ko lang yun. Actually, pangarap ko na ma-interview sa mga ganong klase ng podcast. Kaya maraming salamat sa inyo. So before we proceed also, yung pagpe-play ko nitong video to is ipa-fast forward na natin. I mean, pabibilisin ko yung playback speed kasi medyo mahaba rin yung video and gusto ko na gawin siyang as short as possible. So magre-react lang ako dun sa video na ginawa namin dun sa interview at magbibigay ako ng konting commentary dun sa mga napag-usapan namin and para ma-elaborate ko sa inyo, ma-explain ko sa inyo na maayos yung mga ibig kong sabihin dun sa mga sinabi ko. So with that being said, let's proceed. Afternoon and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating podcast. Kasama ko ngayon ang isa sa napaka-espesyal na bisita natin ngayon, no? He's all the way from Quezon. Ang layo ng pinanggalingan pero dinayo tayo dito, guys. Kaya sobrang grateful and appreciate ko yung effort na ginawa niya. Sana ma-appreciate din nating lahat yung discussion namin for today. Hindi ko na patatagal, mapakilala ko na ang ating ka-podcast ngayon. Walang iba kundi si Boss Carl Serrano in the house. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, sir. And maraming salamat po, sir, sa pag-invite niyo sa akin. It's an honor po talaga. Pangarap ko lang po dati na ma-interview sa ganito. So it's an honor po. Maraming salamat. I've been watching your videos across social media platform. Marami kasi ngayon nagkalat ng mga social media content creator na mga bata. And they are talking about success in life. Bakit makikinig ang isang 30-year-old, 40-year-old, or mas mga matatanda pa sa mga batang kagaya nyo and you are talking about life and business? Para sa akin naman po, sir, ang pinaka-bottom line lang naman yun is results. If yung nagsasalita is merong results, based dun sa sinasabi niya, may backup siya na result, meron siyang track record, bakit hindi ako maniniwala? It doesn't matter kung mas bata pa siya sa akin or mas matanda siya sa akin, as long as naandyan yung result niya na gusto ko rin makuha, bakit hindi ako makikinig? Hindi naman about yan sa edad, about yan sa resulta na pinoprovide nung kung sino man yung nagsasalita. So ibig sabihin, it's all about the result and the value. Saan ang hugot ni Carl Serrano? Okay, so base doon sa nabanggit ko, kasi naiintindihan ko yung ibig sabihin talaga ni Boss RDR, kasi marami kasing naglalabasan ng mga coaches, mga self-proclaimed coaches dito sa internet na sinasabi nila na nagtuturo sila, etc., etc. And I have nothing against that, sa totoo lang. Kasi nagsimula din naman ako as bata. Nagsimula ako ng pag-shoot nitong mga videos na ginagawa ko at the age of 2016 kasi yun eh. So, 22 years old na ako noon nung nag-start ako. So, medyo bata pa din naman nung nagsimula ako. Kaya naiintindihan ko yung ibig niya sabihin kasi bilang bata kasi, hindi tayo pwede mag-explain ng about sa buhay. No? Hindi naman sa hindi pwede. Hindi tayo pwedeng alam mo yung against lang talaga ako sa mga nagko-coach nito, sa mga self-proclaimed coach is yung nagsasabi na life coach sila. So doon lang talaga ako hindi okay, no, yung mga nagsasabing life coach sila tapos 20 years old, 19 years old. Paano ako magiging life coach? Eh anong alam mo sa buhay? Dalawang dekada ka pa lang nabubuhay. Same goes with me. Kaya ako hindi ako life coach. Okay, hindi ako life coach. Pwede ako magsabi na business coach, wealth coach kasi successful ako and nabili ko na halos lahat ng mga bagay na gusto ko. Meron ako sariling bahay, meron ako sariling sasakyan, meron ako magandang fiancé, pwede rin sa relationship, no? And personality development, which is yun ang forte ko, pag-develop ng sarili natin, pag-develop, pag-grow ng mindset. Pero hindi ako life coach, no? And sa tingin ko, hindi ako magiging life coach kahit kailan, kahit patumanda ako. Kasi para sa akin, yung mga isinishare ko is based on my experience. Bata ako nagsimula at the age of 18 years old. And ngayon, I'm 27. I'm already 27 years old. Yung 9 years ko ng experience sa pagnenegosyo, yun lang naman ang sinishare ko. Pero hindi ko alam lahat ng tungkol sa buhay. Hindi ako magkiklaim na alam ko lahat ng tungkol sa buhay. Ang isishare ko lang ay kung ano yung mga paniniwala ko, kung ano yung mga naging experience ko. And at the same time, gusto ko rin na maintindihan nyo dito sa ating dito sa ating video na ginagawa, na gusto ko magbigay rin ng disclaimer na yung mga pinaniniwalaan ko, hindi nyo kailangan paniwalaan. Okay? Hindi nyo kailangan paniwalaan. Yung mga sasabihin ko sa inyo, yung mga experiences ko, hindi nyo kailangan na magbago ka para doon, or hindi mo kailangan paniwalaan yung mga sinasabi ko, hindi mo kailangan paniwalaan yung mga pinaniniwalaan ko. Kung sa tingin mo, walang kwenta yung mga pinagsasabi ko, huwag mo na akong panoorin. Wala namang problema sa akin. Kung sa tingin mo, it makes sense, pwedeng makatulong sa'yo, malay mo, subukan mo, sumali mo kasi makatulong talaga sa'yo. So, hindi ko plano na baguhin, hindi ko trabaho na baguhin kung ano yung nag-work sa'yo. Kung yung mga pinaniniwalaan mo ngayon, natutulungan ka para maging
mas mabuting tao, mag-improve, ma-achieve yung mga pangarap mo, makatulong sa family mo, makatulong sa ibang tao, eh di maniwala ka dyan, hindi ko trabaho na baguhin yan. Pero kung hindi mo nakukuha yung mga bagay na gusto mo sa buhay mo ngayon, nahihirapan ka, palagi kang tapos sa pera, palagi kang walang pera, hindi ka makatulong sa family mo, hindi mo bilhin yung mga bagay na gusto mo, ibig sabihin may mali. May mali sa pinaniniwalaan mo. Baka pwede mong itry kung ano yung pinaniniwalaan namin na maging naging successful na. So, hindi ko trabaho yan. And at the same time, number two na disclaimer ko lang din sa inyo kasi mamaya pag-uusapan nito and this is very controversial. Wala akong pinapaligan na kahit na anong relihiyon. Hindi ako religious na tao. Wala akong pinapanigan na kahit na anong relihiyon. And para lang sa akin, kung ang religion mo is nakakatulong sa'yo at tinuturuan ka para maging mabuting tao sa kapwa mo, hindi mabuti yung panghusga sa kapwa, ha? Hindi mabuti yon. Or maging matulungin ka, tinuturuan ka maging mapagmahal ng relihiyon mo, you are in the right religion. It doesn't matter kung anong religion yan. Okay, pero kung yung kabaliktaran ang tinuturo sa'yo, mag-isip-isip ka na. Saan ang hugot ni Carl Serrano? Bakit kanila pinakikinggan? Bakit kanila pinanonood? Para sa akin, based on experience din siguro, and yung di naman sa pagbubuhat ng bangko, pero yung authenticity ng sinasabi ko. Kasi hindi naman ako nagpunta ng social media para magpasikat, para kumuha ng mga followers or whatever. Pumunta ako doon to provide value. Noong nagsisimula ako, is nag-share lang ako ng mga pagkakamali ko noon. Ang isang Carl Serrano. Okay, so yun yung ibig kong sabihin no sa sinasabi ko kanina na kaya ako yung mga kine-create ko na videos before is based sa kung ano yung na-experience ko, kung ano yung mga pagkakamali ko. Doon ako nagsimula. Hindi ako nagtuturo noon paano maging successful. Hindi naman ako successful noong mga panahon na yon. Hindi ako nagtuturo doon paano kumita ng malaki. Although kumita na ako ng malaki noong mga time na yon. Pero para sa akin, hindi pa rin ako qualified noong mga panahon na yun, way back 2016, para magturo. So ang sinishare ko lang talaga noong nagsisimula ako is kung ano yung mga pagkakamaling nagawa ko para maiwasan na ng mga tao. Hindi ako nagtuturo doon paano yumaman, paano umasen. So hindi ako magtuturo ng something na hindi ko pa na-achieve. Katulad ngayon, sa position ko ngayon, even though I am successful na, hindi kita tuturuan kung hindi ako gagawa ng video or hindi ako gagawa ng kahit na anong content na tuturuan, sasabing ko, tuturuan kita kung paano ka magka-Lamborghini. Eh, wala pa akong Lamborghini. Saka na pag meron na. Yeah, boy. So, yun yung ibig kong sabihin kasi I walk the talk. Hindi lang ako puro salita. Ginagawa ko kung ano yung mga sinasabi ko. Ginagawa or ginawa ko kung ano yung mga sinasabi ko. Sana all! So I hope naging clear tayo doon. Balik tayo. Na nag-share sa social media ng napakaraming value at napakaraming contents. Maraming failure. Sobrang dami. Ibig sabihin sa edad mo ngayon may failure ka? Yes. Nagsimula ako at age of 18. 18 years old? 18 years old. So that was 2013. Oo. Malaking advantage rin yun na nagsimula ako ng ganong edad. Bakit ang bata? Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Parang, why? High school pa lang ako. Nangangarap ako na gusto kong yumaman. Hindi ko lang siya ma-vocalize pa kasi galing rin naman ako sa mahirap na family. Gaano kahirap yung sitwasyon ng buhay niyo dati? Broken family kasi kami. Tatay nanay ko naghiwalay, yung tatay ko umuwi ng Bicol tapos naiwan kami sa mother ko. And yung nanay ko napilitan siya na mag-abroad. Right. So kami naiwan kami sa lola. For how many years din? Lumaki kami na walang parents na nagagayos. So, alam ko yung feeling, alam ko yung pakiramdam, especially yung mga broken family na every time nakakita. Nung pinanood ko ulit itong video na to, nung pinapanood ko na siya, munti ka na akong maiyak. Pero habang sinasabi ko yun, wala akong, hindi ako naiiyak nung ano. Actually, share nga sa akin ni Grace na medyo naging emotional din siya nung ikinikwento ko yun kasi first time niya yatang marinig. Kaya ako din, first, sa tingin ko parang first time o second time ko na nabanggit yung about dito sa pagiging OFW yung anak. Kasi hindi ko masyadong pinag-uusapan yun. So anyways, kita ko ng buong pamilya, naingit ako. And as time goes by, habang lumalaki ako, unti-unti kong nare-realize na siguro kaya ganito yung nangyari sa amin kasi mahirap kami. Kaya ito yung nangyari sa amin. Bakit naghiwalay nanay at tatay ko? Kasi wala kaming pera. Doon ko na-realize na siguro kapag marami akong pera, hindi na ito mauulit. Dahil... So gusto ko lang gawing clear about dun sa sinabi ko na yun. Yun yung way ng thinking ko nung bata pa ako. Okay, nung mga kabataan days ko, na ang dahilan kung bakit naghiwalay yung parents ko is dahil sa pera. Which is sobrang laking factor nun. Sobrang laking factor nun. Pero hindi lang yun. Okay, gusto ko lang klaruhin na hindi lang yun ang dahilan. Yung ikinikwento ko dito sa video na ito is kung ano yung pananaw ko noon nung hindi pa ako successful. Pero later on, nung na-develop ako, nung nagkaedad na din ako, nung nag-mature ako sa proseso, na-realize ko, hindi lang naman yun ang rason, pero isa yun sa main reason kung bakit naghihiwalay yung maraming couples. Dahil sa pera, may kinalaman sa pera. Merong palaging kinalaman sa pera yan. Pero marami pang reason. Okay, so, yun lang ang gusto kong klaruhin sa inyo. Broken family kayo, ang hirap ng sitwasyon ng buhay at pamilya ninyo. Sa palagay mo, ang pagyaman lang ang tanging solusyon? Yun ang nakikita ko noon. Dati nga nagtatanong ako bakit hindi lang ako pinanganak sa mayaman na family, bakit hindi kami buo. Hindi ko alam kung anong sagot eh. Right. And hindi ko na maalala kung bakit ganun yung naging conclusion ko. Na dahil siguro wala kaming pera, dahil siguro mahirap kami, dahil siguro kailangan pa ng nanay ko mag-abroad, kaya kami nagkaganito. So ibig sabihin OFW nanay mo, yes. Yung tatay mo nandito sa Pilipinas. Tapos it so happened dahil malayo ang nanay mo sa inyong mga anak, naging broken family kayo. Nagkahiwalay nanay at tatay mo. Kasi maraming mga OFW ngayon na nandiyan sa abroad na nanonood sa amin ngayon. Na alam kong yung pinagdaanan ni Carl
Carl before sa buhay niya is yun din yung pinagdadaanan ng mga anak nyo ngayon. And that is the reason why we created this podcast and this platform para ma-encourage kayo ng mga kababayan namin na OFW that you actually have options in life. Tamang-tama yun. Sa totoo lang, alam ko hindi okay yung mga OFWs. Malaki sweldo nila eh. Sabihin na natin na yes, may malaking sahod sila, pero paano naman yung mga anak nilang lumalaki na wala sila? Exactly. Alam ko yung pakiramdam. So gusto ko lang din lagyan ng comment yung part na yun kasi majority sa atin, 'di ba? By the way, saludong saludo ako sa mga OFWs, sa mga OFWs na nanonood sa ating videos, sa mga sumusuporta TikTok, YouTube and Facebook. Maraming salamat sa inyo. Saludo ako sa inyo kasi ako mismo hindi ko alam kung kakayanin ko yung sakripisyo na ginagawa niyo para sa family niyo, yung malalayo ka, makasama mo mga foreigners, mga hindi mo kalahi, tapos ma-homesick ka. Hindi ko naman na-experience 'yan. Pero yung pinupunto ko kasi dito sa video na to, dito sa part ng video na ito is kung ano yung experience ng mga anak ng OFWs. So, naiintindihan, kumbaga ipinapakita ko lang yung both sides. Kasi majority sa atin, even tayo hindi naging OFW, nakikita natin, alam natin yung side ng mga OFW eh. Pero paano naman yung side ng mga anak na naiiwan? So yun lang naman yung gusto ko explain. Walang tama o mali dito sa dalawa. Hindi tama yung magulang nag OFW, hindi tama yung anak ng OFW, or mali sila pares. Merong reason naman kung bakit, naintindihan naman natin kung bakit ang mga OFWs na sa ibang bansa kasi kailangan nila mag-provide, 'di ba? Responsibility nila 'yon. And yung problem nga lang, isang kapalit nun, yung anak na lumalaki na hindi kasama yung magulang. And ang gusto ko lang talagang ipunto dito sa part na to ng video na ito is gusto kong ipa-explain sa mga OFWs na merong opportunities talaga dito sa Pilipinas na maya-maya pag-uusapan dito. Meron talagang opportunities dito sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi pwedeng namimili ka kasi. Yun yung gusto ko na punto. Hindi pwedeng namimili ka sa opportunity na gusto mo. Kailangan ang pipiliin mo, as long as legal yan, as long as makakatulong sa'yo na hindi mo na kailangan lumayo sa family mo, subukan mo. Okay? So balik muna tayo sa video. Na yun eh. Hindi man ako naging OFW, pero anak ako ng OFW. So alam ko yung pakiramdam, yung hirap, yung sakit, yung confusion kasi walang gumagabay na magulang. Wala yung tatay ko, wala yung nanay ko. Hindi ko alam kung anong direction ko sa buhay. Kanino ka nakatira? Lola. Lola yung nagpalaki sa amin. Naalala ko nung bata pa ako. Every night before ako matulog, right, ini-imagine ko na yung dalawang una nakatabi ko, nanay at tatay ko. Alam ko yung pain ng ganun bilang isang bata na nanggaling sa broken family. Ako nagsasalita bilang anak ng OFW. Right. Walang... Actually, doon ako na medyo, nung pinanood ko to ulit, doon ako medyo naging emotional doon sa part na yun, yung unan. Hindi ko makakalimutan yun. Na ini-imagine ko yung dalawang unan na katabi ko is nanay at tatay ko. Kasi nangangarap pa din ako na mabubuo kaming pamilya. Kahit alam ko naghiwalay na sila. So, para sa inyo, gusto ko lang idagdag din para sa inyong mga couples out there, parents, sa inyong mga magulang. Gawan nyo sana ng paraan. Kayo parehas, hindi pwedeng yung isa lang ang nag-work. Hindi pwedeng yung nanay lang ang nag-work. Hindi pwedeng yung tatay lang ang nag-work. I mean, nag-work ng relasyon. Yun ang ibig sabihin. Hindi trabahong pangkabuhayan. Ang ibig sabihin is nagwo-work ng relasyon. So kung meron kayong mga problem sa isa't isa, meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, ayusin nyo. No, ayusin nyo para sa anak nyo. Para sa ano? Okay lang, siguro para sa akin, okay lang maghiwalay kayo kung wala pa yung anak eh. Pero kung meron ng isang anak dyan, please, gawan nyo ng paraan. No, i-work out nyo yung relasyon nyo. Hindi na, kahit hindi na para sa sarili nyo, isipin nyo na lang yung bata. Kasi alam ko yung pakiramdam na, yun, naghiwalay yung magulang ko. So, sana hindi na madagdagan yung mga bata na nakaka-experience ng ganun. Amount, gano'n man kalaki ang sweldo ng isang OFW, ang kapalit na halaga na makasama mo yung parents mo. Right. Mas pipiliin ko pa na kasama ko yung parents ko kahit hindi gano'ng kalaki kinikita niya, kahit nasapat lang, mas pipiliin ko pa na naandyan sila. Kung ako lang ay may chance na matupad yung wish na yun ng bata pa ako. Right. Kaya alam ko yung hirap, alam ko yung pain bilang isang anak ng OFW. Ilan taong ka napunta sa custody ng nanay mo? Elementary, nandun ako eh. And then nag-high school naman ako sa tatay ko naman. Okay. Tapos college, balik ulit dito. Pero hindi na ako nakapagtapos ng college. Ilan kayong magkakapatid? Tatlo, mga anak ko. You have this responsibility din sa mga kapatid. Yes. Anong masasabi mo sa mga magulang, ka OFW, kung nanonood at nakikinig sila ng video na to? Anong masasabi mo sa kanila? Merong opportunity dito sa Pilipinas. Kaya nila na makapag-provide kung gano'ng malaki yung kinikita nila. Right. Kaya nilang kitain dito. Kaya kitain dito sa Pilipinas. Yes, kayang-kaya nila yan kasi proven na yan. Eh. Hindi totoo na lack of opportunity sa Pilipinas. Hindi totoo yun. Hindi totoo na mahirap ang bansa natin. Hindi totoo yun. Hindi mo naniniwala doon. Hindi totoo na maliit lang ang sweldo dito kaya dapat mag-abroad ka. Siguro ang pinaka-problem lang is yung namimili ng opportunity ng kung ano yung nakasanayan. Kasi OFW normal, tanggap ka ng society pag OFW. Exactly. Tsaka yan kasi yung dalawang narrative eh nung mga bata tayo, if I may share lang, Carlo. Ang narrative ng mga magulang, ang pangarap nila sa mga anak nila, dalawa yan. It's either mag-abroad or magsisimad. Yes. Kaya natatandaan ko nung panahon namin, uso dati yung nursing. Way back 2004, 2005, 2006, halos lahat nursing ang gusto. Dahil malaki daw ang opening sa abroad ng mga nurses. And then here comes, sobrang dami na nag-nursing. Ano nangyari? Eh hindi pala totoo yung figure na nauunawaan ng mga magulang na hindi naman pala ganun kalaki ang demand. So what actually happened is, yung mga nag-aral ng nursing, nakatapos ng nursing, na hindi nila gusto yung nursing dahil gusto lang ng magulang nila yung nursing, kaya nila kinuha yun, disipin mo, because of the mindset, ha, para lang makapag-abroad. Alam mo nangyari? Dahil hindi nakahanap ng trabaho sa abroad, dumami ang call center dito sa Pilipinas. And that is the reason why, guys, that we want you to realize maraming oportunidad dito sa Pilipinas. So dudugtungan ko lang yung sinabi mo sa akin kanina, na ang nakita mong solusyon lang sa buhay mo is yung pera. Bakit pera? Okay, so balikan muna natin yung about do sa opportunities kasi
Although iisa lang yun, kasi nagbasa din ako ng mga comments. Okay, nagbasa din ako and naghanap din ako ng mga comments na tawag dito. Kumbaga mga negative comments, may mga nakita rin ako ng negative comments. Pero sa totoo lang natutuwa ako kasi sobrang daming positive comments. So maraming maraming salamat kasi sobrang grateful ako kasi na-inspire ko kayo. Sobrang natutuwa ako dahil na-inspire ko kayo. Sobrang daming na-inspire, sobrang daming natuto. Pero meron akong parang isang nabasa na comment doon na every time daw na nakakarinig siya ng mga ganitong klase ng training or ganitong klase ng content na idinideny daw yung lack of opportunity, hindi na daw siya nag-agree doon. Well, katulad nung nabanggit ko kanina, it doesn't matter kung mag-agree kayo or hindi sa mga sinasabi ko. It doesn't matter kung paniwalaan niyo ko ano yung pinaniniwalaan namin. Hindi yung lack ng opportunity kasi na binabanggit nila is yung opportunity na gusto nila. Yun na yung sinasabi ko kanina. Ayun yung sinasabi ko doon sa video. Ang problem, hindi yung opportunity. Ang problem, namimili ka. Okay, akala natin na sobrang entitled tayo sa mundo to the point na dapat merong ibibigay yung mundo sa atin. Okay, sense of entitlement, yun ang tawag doon. And yun yung isa sa mga reason bakit maraming mahirap dito sa bansa natin, maraming mahirap na Pilipino, ay dahil yung sense of entitlement na feeling nila may utang na loob sa kanila yung mundo. Wala. Okay, yun ang ano ko sa inyo, yun ang news flash ko sa iyo. Walang pakialam ang mundo sa nararamdaman natin. Iikot ang mundo kung nandito man tayo o mawala na tayo. Magtutuloy-tuloy ang buhay. Walang siguro kapag kinuha tayo ni Lord, saglit lang tayong iiyakan, ilang buwan, ilang taon lang, pero at the iikot pa rin ang mundo. Walang pakialam ang mundo kung nandito man tayo o wala. Mas lalo na sa pakiramdam natin. Walang pakialam ang mundo sa nararamdaman natin. Yun ang pinupunto ko. Hindi yung about sa marami ba ang opportunity. Hindi naman kasi argumento. Hindi naman na kailangan natin makipagtalo. Hindi naman natin na magdebate tungkol pa dyan. Marami o konti ang opportunity. Merong opportunity. Yun ang importante. Yung mga tao nagsasabi na wala. Hindi ka naghahanap. Diba nakalagay nga yan sa Biblia, especially kung Kristiyano ka, diba nakalagay sa Biblia, seek and you will find. Eh, hindi ka naghahanap eh, kasi ang pinipili mo lang, hinahanap mo lang is kung ano yung opportunity na gusto mo. Kaya hindi mo makita. Kaya palagi mo sinasabi, wala, kulang yung opportunity. Hindi. Nag-iinarte ka lang, namimili ka kasi feeling mo entitled ka sa mundo or may utang na loob sa yung mundo. Walang utang na loob sa yung mundo. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!